my name is Kriselle and welcome back to my YouTube channel. So today, i-share ko na nga sa inyo kung paano namin nalabanan yung IPIS namin sa bahay at sa office. Actually, mainly sa office kasi we found this product specifically because sobrang lala ng problem namin sa office. As in sobrang lala niya to the point na kahit saan ka pumunta, kahit saan ka pumwesto, talagang may IPIS. Although, hindi siya yung malalaking IPIS, guys. Ha? It's just a little tiny baby IPIS na naglalakad-lakad kung saan-saan. Pero sobrang lala na niya na nakakainis na. Kasi parang, kunyari, nagko-computer ka, may ginagawa ka sa table mo. Bigla na lang, hi, may IPIS dyan, may IPIS dito, may IPIS ulit dito. Basta ang dami, as in kung saan-saan. Kahit saan ka lumingon, dapat meron, at least tatlo, ganun. Nag-try kami ng sobrang daming ways para lang mawala yung IPIS. Hindi na namin alam kung bakit ang daming IPIS. Pero siguro yung food tsaka yung basura. Kasi syempre, yung basura, nakukuha lang siya every morning. Tapos, yung pagkain naman, we eat at our table. So, you know, we're so glad na nahanap namin tong product na to. So, before I share with you guys kung ano yung product na yun, I will first share with you yung mga tinry namin na mga products para try labanan nga yung mga IPIS sa office. So, for one thing, syempre, Vigon. I had a bad experience with Vigon. There was this one time, I was getting ready for work. Tapos, nung paalis na ako, may isang IPIS na humarang sa door. So, hindi ako makaalis, hindi ako makalabas kasi nga natatakot ako. Tapos, kinuha ko yung Vigon. Tapos pagbalik ko dun sa IPIS, nasa may taas na siya. So, ginuma ko, spinrayan ko na lang siya. Pag-spray kong ganun, aba, magaling na IPIS! Biglang naging butterfly! Bigla siyang lumipad, as in lumipad siya towards me. So, parang ako, nagpanik ako, tumakbo-takbo ako, sumigaw-sigaw ako. Hindi ako makalabas, kasi parang at the same time, ayoko siyang iwan. Dahil nga wala na siya banda dun sa door, ayoko siyang iwan sa kwarto ko. Kasi iniisip ko palang na mamaya, lumalakad-lakad siya sa kama ko. Or basta yung gusto ko siyang mamatay or lumabas bago ko umalis. Ginawa ko, hinabol ko na siya ulit kasi nasasayag na ulit siya kasi nga, di ba, paglipad niya, hindi siya nakapunta sa akin. Bumagsak siya sa floor, narinig ko pa yung tunog nung katawan niya sa sahig kasi malutong, kadiri, my God. Tapos anyway, takbo ko ng takbo, tapos sigaw ko ng sigaw pag lalapit siya sa akin. Tapos pag hindi na niya ako nilalapitan, ako naman yung lalapit sa kanya. Ewan ko ba, hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko nung mga panahon na yun. Pero yun, eventually, spray ako ng spray, tapos siya, ayun, nag-evolve siya. Every time na sinispray siya, nag-evolve siya, nagiging butterfly siya, ganun. At least, in the end, I won. Feeling ko, victorious ako, guys, kasi napatay ko siya. But, anyway, okay na. Yun na nga, yun na yung story ng IPIS. Dati, nung bata ako, I clearly remember na every time na nakakakita ako ng IPIS, dinadampot ko sa antena, tapos iniitsa ko sa kasambahay namin. Kasi, hindi ako salbahe, guys. Sila yung nagturo sa akin ng ganun. Ginagawa rin nila yun sa akin. Kaya parang naging, parang every time na kunyari, yung yaya or kasambahay namin, yung nakakakuha ng IPIS, iitsa rin nila sa akin. Diba, sobrang kadiri nun, guys. Pero, ewan ko, nasanay na rin ako. Nung high school ata ako, or elementary, lagi ako may mga kaklase na pumapasok sa school na may namamagang mata. Alam niyo yun, yung nakagat daw ng IPIS, ganyan. Kaya ever since nun, parang, okay, praning na ako. Lalo na, nung nagapangan ako, nung nasa kama, Diyos ko, ang lala, hindi ko na alam. Nagising ako, may nararamdaman ako gumagapang. Medyo light sleeper kasi ako. So, nung naramdaman ko na may gumagapang sa akin, parang, ayun, nagising ako, tapos hindi na ako makatulog. Basta sobrang kadiri. Basta, ayun. Try kami ng maraming kung ano-ano para ma-solve yung problem namin with IPIS. Yun nga, first is Vigon. And then, naalala ko, sorry, wala ako na ito ngayon. Then yung chalk, yung Vigon chalk din ata, yung Vigon din yata yung brand nun. Or, there are a lot of other brands, pero yung chalk siya na parang isulat mo somewhere, tapos pag nadaanan daw, or something, mamamatay, but it doesn't work. Ilalagay mo lang siya sa mga sides, or sa floor, sa mga sulok-sulok, sa mga gilid-gilid, ganun. So, yung mga butas, or kung saan mo feeling na saan nagagaling yung IPIS or madalas daanan ng IPIS, basta ilagay mo lahat kung saan man yun. Tapos, eto, I feel like it works.
sabi sa kanya, pag daw yung ipis nakain to, hindi siya agad mamamatay. Makakalakad pa siya. So, makakabalik pa siya kung saan siya nanggaling. Tapos, pag namatay siya doon, ano, pag kinain siya, di ba, yung ipis, kinakain din siya ng ibang ipis pag namatay na ganun. So, pag daw namatay siya, tas kinain siya ng ibang ipis, mamatay din yung kumain sa kanya. So, parang may domino effect siya. So, yeah. Yun daw yung effects nito. Kaya, sabi ko, okay, ano, try natin. Tapos yun nga, gumana naman, pero medyo pricey kasi siya for me. Lalo na since it's like gel. Tapos pag, kunyari, syempre pag nalilinis ka, hindi mo naman siya mapapansin palagi. Pero, minsan napupunasan mo na pala. So, masasayang yung product niya. Tapos yun nga, 10 grams lang siya. Tapos nasa 300 pesos yata to. You can get this from some groceries. Naalala ko yung first na ganyan na nabili ko sa SM Mega Mall na grocery ko pa nabili. I think I got this one naman from True Value or Ace Hardware. Basta nasa mga ganun, meron din silang ganyan. Yun nga, nasa 300 pesos. So, if you want to try it, go ahead. Kasi feeling ko effective din naman talaga siya. But, ito na. The highlight of this video. This product talaga proven and tested. You can't get the product here in the Philippines, I think. I'm not sure if may nagbebenta na ba dito nito. So, guys, kung may alam kayo na nagbebenta nito, comment down below. So, para ma-share natin sa mga ibang tao. Pero, this one, we got it from Japan. So, this is the product. I'm sorry, guys, kasi Japanese lang siya. Wala siyang subtitles. Wala siyang, ano, English translation or whatever. Tapos, wala rin siyang name. Pero, hinanap ko siya online and it says here that it's called Earth Medicine Black Caps. Yeah. Yun yung tawag daw sa kanya. It looks like... Ay, shit. Ay, shit. Ay, shit. It looks like this. Sorry. I'm not sure if you can see. Pero there's something inside. Ayun o. May parang green na parang bilog na nasa loob, nasa gitna siya. Tapos sabi nila, yun yung gamot. What it does is, diba syempre, madadaanan siya ng ipis. Pag nadaanan siya ng ipis, kakainin daw ng ipis. It's parang appetizing for them or something like that. Parang kakainin niya yan. Tapos once, parang same sila nung dun sa syringe, yung nasa syringe na gamot. Ano daw, pag kinain niya yun, tapos naglakad pa siya, tapos bumalik siya sa house niya or kung saan man siya galing. Ano, pag namatay siya doon at kinain siya ng ibang mga ipis, mamamatay din sila. So, domino effect din yung poison niya. Meron siyang 3 main ingredients, which is 1, boric acid, 2, fipronil, and 3, hydromethanol. Hydromethanol. So, yung first two, they're both... yung first one daw, boric acid, is a naturally occurring substance and is often used in laundry and personal care products. So, I don't think it's very poisonous or toxic. Except siguro when you eat a lot of it. Or get to eat a lot of it. Pero ba't mo naman siya kakainin ba? Pero yun yung point. Tapos yung fipronil and yung hydromethylnon, both daw yun are insecticides. So, they're very toxic. Lalo na for fish and small animals or insects. For other brands daw na ganito, that works the same as this, one of the brands here na sinasuggest niya is Goki Buri or Goki Fighter or Goki Buri Wiper. I'm not sure. I think they're all the same lang naman na brand, pero different variant siguro. But they're all, ano, insecticides or cockroach bait. So, yeah. So, yun nga. Ganito siya, guys. One box consists of 12 pieces na ganito. When you open it, it looks like this. Naka parang foil, plastic siya, na parang chip, so. Tapos, when you open it, it looks like this. Magkakadikit siya. 6 to eh, pero nabawasan na to ng 2, but yeah. Ganun yung itsura niya. Tapos, meron din siyang amoy, actually. Lalo na pag galing pa siya dito sa ano, package niya. Amoy na amoy mo siya. Parang medyo feeling mo toxic yung amoy niya. So,
I'm not sure. Vulnerable naman siya. And pag once na nalagay mo na siya, you won't smell it. Hindi mo na maaalala na nandyan siya. Honestly, ako nga, ito, I just found this under my bed. Kasi ito lang yung naaalala ko na nilagyan ko. I mean, naaalala ko na place na pinaglagyan ko. Yung iba, hindi ko na naaalala kung saan ko sila nilagay. But what I can tell you is that it really works. Kasi nga, ano, ever since I got this, nung ever since na nilagay ko siya around the house, wala na kami nakitang ipis kahit isa. I swear. Lalo na dun sa isang CR namin. Yung isang CR kasi namin, malapit siya dun sa fire exit. Like, there's a window na malapit dun. So, medyo marami yung ipis talaga na nakakapasok through that window. Pero ever since na nung nakuha ko to, wala, guys. As in, wala na talaga akong nakitang ipis kahit isa. Yung mom ko, sabi niya nung una, wala rin daw. But then, one time, may nakita siyang isang ipis sa kusina. Pero sabi ko kasi, ano, isa lang ata yung nakalagay doon nung time na yun. Isa lang na ganito. Pero ang suggestion niya, parang every, ano, hindi pwedeng isang piraso lang sa isang malaking room. So, tansyahin nyo na lang din kung saan, I guess, ilagay nyo na lang siya kung saan yung mostly nakikita yung mga ipis dumadaan. Para mas effective siya like that eh, feeling ko. At saka, feeling ko rin guys, hindi naman pwedeng isang piraso para sa buong bahay nyo na. Syempre yung naaabot lang din nila. Tapos, silipin nyo din kung may laman pa ba or what. Naman yun eh, kung maraming kumukuha na, I mean, dumadaan doon ng ipis at nakakakain. Syempre, mas mabilis siya nauubos. Pero kung wala namang masyado, hindi siya mabilis maubos. So yeah, yun. Tapos pala, I found a website that sells this. I think it's a Japanese online shop or online seller. Yeah, pero they ship, I feel like they ship ano internationally. It's called Rakuten Global Market. They have an app for Apple. So you can download the app. Dito, sabi niya 571 yen and meron din siyang peso, which is 274 pesos and 98 cents for a box, for one box. And I tell you, this is very effective and it's worth every penny. Lalo na talaga kung ayaw mo na ng Antonio sa buhay mo. Sobrang effective nito, kaya I cannot stress this enough. And I don't know how ko isasabihin sa inyo kung gaano siya ka-effective or paano ko ipoprove sa inyo kung gaano siya ka-effective. Pero I'm sure all my office mates can attest na talagang super duper 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 effective to. As in, no doubt, without a doubt, without a single doubt na effective siya. Right now, wala na kaming ipis sa office pala. As in, none. So if you have friends going to Japan or anyone you know na who might be going or coming from Japan, ask them to buy it. Grocery siguro meron nito sa yon. Pero yun nga, try nyo din if you can order from Rakuten Global Market. I think that's pretty cheap. I'm not sure. I'll check ah. So yeah, meron ditong ano, estimated shipping fee. It says here na pag up to 500 grams, ang shipping fee is 674. So you can buy in bulk and just share the cost with whoever you're gonna share it with, or if you're planning to buy something else. I'm not good with grams or whatever, pero yon. Yeah, they have other products here na from Japan as well, kaya feeling ko okay tong site na to. So yeah, so I guess that's the end of my video. So, if you like this video, guys, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I hope this helps you para makalimutan nyo na si Antonio sa buhay nyo at ang mga flying ipis na nagsifeeling butterfly. Para mawala na silang lahat, guys. Let's do this. Go for this. And guys, if you have any comments, suggestions for a new vlog, or like, if you've tried this, share nyo rin yung experience or kung ano man. So, yeah. Thank you again, guys, for watching. I'll see you on my next video. Bye!